Techies, welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit sa Liz for another video. And for today's video, guys, is gagawa tayo ng full camera test and gaming test nitong panibagong Vivo Y76 5G. Gagawa tayo ng konting clips for vlogging at mapakita ko sa inyo kung ideal ba talaga siya for vlogging, no? Considering its price na affordable lang din naman siya. And sa gaming din, no, sa mga nagre-request for its full gaming performance, gagawan po natin yun sa video na to. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa ka-techies, magsimula na tayo. Quick recap lang about its camera performance before we go on sa testing. So, etong si Vivo Y76 5G nga pala is meron po siyang 50MP main camera shooter. May secondary na 2MP and that is for the macro and another 2MP for the depth sensor. And yung front camera naman po niya is meron siyang 16MP. Ayun na nga, pag-uusapan natin muna ang features nito. Ano bang special dito kay Vivo Y76 5G? Si Vivo Y76 5G, guys, is meron po siyang mga features na AI video editor wherein pwede ka na makapag-edit mismo sa phone nang wala ng app pa na kailangan i-install. Yes, kasi meron na po siyang ganon. It enables to cut or trim video and add music nang walang kahassle-hassle, guys. Dito na mismo, edit mo na and ayan na, ipapakita ko naman sa inyo mamaya yung outcome. Another feature na meron po si Vivo Y76 5G, meron nga po siyang electronic image stabilization. So, gamit na gamit po yung EIS na yan sa video, lalo na kapag ka naglalakad kayo. Kasi mas stable po yung video nyo, mas maganda po yung quality. Kasi diba, usually yung mga ibang Android phones, walang ganun, kaya shaky siya. Kahit gamitan nyo ng monopod, hindi pa rin talaga siya ganun ka-stable. So, unlike sa merong EIS, mas magiging stable and tinest ko po yun and super duper stable na po yung video ko kahit naglalakad ako, guys. Next is, meron po siyang dual view video. So, yung maganda naman dito is makuhanan mo yung back view at yung reaction nyo mismo. So, parang kumbaga dual frame ang makakita nyo sa reaction mo at yung view na pinapanood mo. Parang ganon. Sa floating niya, guys, maganda dito is meron siyang pa-square, meron siyang pa-circle, at meron siyang pa-heart. So, depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyong floating na frame. So, ayan, guys. Yan po yung pangatlo na vlogging feature na pwede nyo po i-try using this Vivo Y76 5G. Next is kanila namang double exposure photo. So, magagamit nyo rin po ito kung gusto nyo namang maging creative yung photos nyo. Like, parang may overlay image. Parang ganyan. Ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots. And, guys, ang ganda po niya. Nag-enjoy po akong gamitin itong double exposure photo. Ayan. And, apart from that, guys, etong mga night shots naman niya ang na-impressed ako. Yes. Sa selfie niya, guys, makita nyo dyan na meron po siyang extreme night selfie and kanyang selfie soft light band. So, yung maganda dito sa selfie soft light band, kahit madilim ka na po nag-selfie, maganda pa rin po yung outcome ng image. Malinaw pa rin po yung kuha mo. And makita nyo naman dyan yung mga samples kung gaano niya mas pinaganda yung picture kapag ka magsi-selfie ka sa hindi masyadong mailaw. And aside from that, yung extreme night selfie nga niya. Ayan, yung maganda naman dito sa extreme night selfie, makikita niyo mas nagiging bolder yung image, mas nagiging soft yung quality, and mas nagiging clear hindi lang yung ikaw, pati yung background mo. Naging a little bit clear siya compare sa isa na natural shot lang. Ayan, so maganda kasi meron siya noon. So kahit pa nagpa-party-party ka, which is, you know, madilim yung paligid, makakapag-selfie ka with friends na maganda pa rin yung outcome nyo. So anyway, apart from that, guys, narinig nyo naman yun siguro sa full review ko, no, yung mga other features niya, like yung 50MP niya, time-lapse niya, yung AR sticker niya, ayan. Yan po yung mga other features ng camera niya. So, yun guys, nakita nyo naman yung BTS ko testing the camera features of this Vivo Y76 5G. Now, pakita ko naman sa inyo yung result na, guys. Ayan. Hi, guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa coffee shop.
guys, nakita nyo na kung gaano po siya kalinaw at kaganda at ka-stable itong camera ni Vivo Y76 5G. Kahit ako hindi ako makapaniwala na ang ganda pala ng outcome niya. And note guys, na-edit ko lang yan sa kanyang mismong AI video editor. So, ganun lang po kasimple lahat. Idugtong-dugtong mo lang yung mga videos guys and lava na. Ganyan na po yung resulta niya. So, ayan guys, napakaganda nga pala talaga niya. Gamitin for vlogging. Based sa kanyang performance sa camera guys, masasabi kong isa to sa pinaka the best Vivo vlogging smartphone under 15K. Sa ganung price niya, may vlogging camera phone ka na. So, very efficient siya. Tapos, magaan pa siya, diba? Isa pa sa magandang factor is, hindi ka mahihiyang i-flex kasi ang ganda rin ng design niya. And another thing is, hindi din siya mabilis mapuno kasi nga, malaki din naman yung storage niya. Kasi diba, 128GB na yung storage niya. Unexpandable pa to 1TB. So, napaka-ideal niya talaga for vlogging. Yun naman talagang mga factors na hinahanap natin sa mga camera phone, no? Or sa mga vlogging phone, diba? So, guys, nakita nyo na yung vlogging experience ko with this. Now, let's go on naman sa gaming performance. Yan, dititest natin to. Full performance ito sa Mobile Legend and of course sa Apex Legend, since ito naman yung one of the top gaming apps ngayon na nilalaro talaga ng mga tao or ng mga gamers dyan. So, ayan, itry natin to kung napakaganda rin ba to sa gaming guys. Since diba, powered nga to ng isang MediaTek Dimensity 700, isang latest din na chipset sa MediaTek series. So, sa gaming niya, papakita ko sa inyo guys, laruan namin siya ng Mobile Legend. High frame rate siya guys. And high graphic. And makikita nyong napaka-stable, napakaganda ng graphic quality niya. And napaka-smooth niya guys. Immersive itong kanyang gaming performance. And napakagaan lang din dalhin ng character. So, makita nyo naman dyan, obviously, gano'n siya ka-playable. Wala po siyang frame drops. Ayan, wala po siyang lags. At kahit sa clashing, guys, is maganda pa rin siyang paglaruan mo. Plus factor pa itong kanyang screen na malaki na rin, 6.58. Kaya mag-e-enjoy ka na rin sa kanya. Thanks to this MediaTek Dimensity 700 na chipset, kaya nagiging mas maganda pa. And diba, 8GB RAM and may 4GB RAM pa na extended RAM, kaya napaka-smooth na niya talaga at hindi naapektuhan. Kahit pa marami ng files ang phone mo, hindi naapektuhan yun. Yung pinaka-whole performance talaga ng phone. Plus, yung maganda nga dito guys is may ultra game mode siya. So, mas magiging maganda pa yung paglalaro nyo kasi naka-ultra game mode na. Wala nang madidistorbo and mas magiging maganda pa yung experience. Yung speaker niya din guys is loud naman. Okay naman sa akin. And guys, nakita niyo na yung Mobile Legend performance niya and for me, maganda po siya. Now guys, ipakita ko naman sa inyo yung Apex Legends naman. Isa rin to sa mabigat na gaming app but kaya-kaya po ni Vivo Y76 5G. Ultra HD po siya. And naka-high frame rate din po siya. And as you can see, the quality, it's not really bad. Actually, it's very smooth din and very playable. Mapapansin nyo guys, yung graphic niya is maganda na rin. Ayan, lutang na rin siya yung display. And again, makikita nyo sa game na to na wala po siyang lags at wala po siyang frame drops. Napaka-immersive ng game experience din nito sa Apex Legends, guys. So, ayan guys, napagtanto ko no, na hindi lang pala siya good for vlogging, maganda rin pala yung gaming performance nito. So, if you're gonna ask me, from its price drop na 14,990, good deal na po siya guys. May vlogging camera phone ka na under 15K. Plus, may gaming phone ka pa. Kasi nga, ang smooth na performance niya rin sa gaming guys. So, ayun lang po. At least, nakita niyo na po yung performance niya. And I hope na satisfied kayo. Sana ay may natutunan rin kayo dito. So, anyway, yun lang po. Marami po salamat sa panonood. By the way, sa mga gusto mag-purchase nito, guys, ibibigay ko yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan pa. Ingat kayo palagi, ka-techies! And don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next videos. Bye!